Everyone, welcome to Madzy21 Vlogs. By the way, my name is Mitch and for today's video guys ay ituturo ko naman sa inyo ang setting at customize ng inyong mga YouTube channel. So guys, kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag nyo naman kalimutan na i-like, subscribe, comment down below and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong tutorial na ilalabas ko sa aking channel. With the further ado guys, let's begin our tutorials. Pag nakalagin na tayo sa ating mga YouTube channel, ay i-click natin dito sa ating mga profile pic yung ating YouTube Studio. Pag naklikin na po yung YouTube Studio at nasa loob na kayo ng inyong mga channel, ay may makikita kayo ditong setting. Dun sa pinakababa niya, may setting doon, i-click nyo po yun. So, pag naklik nyo na yung setting, ay lalabas po yung setting chart niya. Ay i-click nyo naman po yung channel. At dun sa channel po, may basic info po dun sa baba. May nakalagay dun na keywords. Kasi ako po, nilalagay ko po dito sa keywords sa unang-una para pagka nag-direct na po siya dun sa aking vlogs, ay automatic na nakalagay na po yung mga pangalan ng aking channel dun sa mismong keywords kapag nag-upload ako ng video. So, nilalagay ko na po dyan yung mga shortcut ng pangalan ng aking channel para madali po akong ma-search kapag ako ay search sa YouTube. And next, sa advanced setting naman, ay dito naman nakalagay yung audience. Yung sa audience naman, kung hindi naman for kids yung inyong channel, ay i-click nyo po siya ng set channel not for kids. And dito naman po sa automatic caption ay kailangan nyo po siyang i-check dahil pag gumagamit po kayo ng caption dun sa inyong mga video ay minsan may mga hindi natin inaasahan ng mga bad words na lumalabas doon. So need nyo po siyang i-check. At dito naman sa subscriber counts, pwede naman po nyo siyang i-uncheck para hindi makita ang inyong mga subscriber sa inyong YouTube channel. Next naman ay yung future eligibility. So may tatlo dito guys. So yung number 1 is yung standard futures. So dito guys, kailangan naka-enable na rin to. So pag bago pa lang kayo sa inyong channel, may makikita kayo dyan na box na doon nyo i-check para in case na may kumopya ng inyong mga video ay pwede nyo siyang bigyan ng copyright claim. Yung number 2 naman, yung intermediate futures, ay kailangan naman nyo itong naka-enable guys. So dito naman makikita nyo kung naka-verify na yung mga phone ninyo sa inyong Google para mag-enable itong number 2. Dito naman sa number 3, yung advanced future ay for monetization. Dito makikita kung enable na siya, kung naka 1,000 subscriber na kayo at saka 4,000 watch hour. So dito malalaman din kung monetize na ang inyong mga channel. And then next, sa upload defaults naman tayo. So guys, dito naman sa upload defaults ay ang gawin niyo yung sa description, ilagay niyo na dito yung mini-welcome niyo yung mga nanonood sa inyo. Kailangan guys may nakasulat na dito sa description niyo para pag nag-upload kayo ng video niyo dito sa YouTube ay automatic na nakalagay na ito sa description ng inyong mga vlog. So i-edit na lang to guys. So ako, ginawa ko dito guys, nilagay ko dito yung mini-welcome ko yung mga manonood ko. Then tapos nilagyan ko na rin siya ng mga latest upload. So i-edit ko na lang ito kapag ka nag-upload ako. Kung ano yung mga bagong latest ko na upload, nilalagay ko na dito. So i-edit ko na lang siya. And then, nilagay ko na lang din dito yung aking social media account kung saan nila ako pwedeng makita. At nilagay ko din dito guys yung time code ko. So ini-edit ko na lang din ito kapag mag-upload ako sa YouTube. So guys, importante ito para hindi kayo mahirapan mag-type pa sa inyong description kapag mag-upload kayo ng YouTube. So ang itatype na lang doon guys kung ano yung description ng inyong bagong vlog. So dapat guys, una pa lang inaayos yun na to para kapag nag-upload kayo ng mga video ninyo ay nandoon na to. So next naman po yung tags guys.
Sa tags guys, nilalagay ko na rin dito yung aking pangalan, pangalan ng aking channel, at saka kung ano yung content ko. So, yung mga shortcut ng inyong mga pangalan, katulad ko, Madsy21, tapos caps lock yun, tapos Madsy21 na maliliit yung letter, then Madsy. So, yun guys, para madali din akong ma-search kung ano yung channel ko. So, kaya nilalagay ko na rin ito sa tags. So, lagi nyo tatandaan guys, kapag nag-open kayo ng setting, yung keywords ninyo, ilagay nyo na dun yung inyong mga pangalan ng inyong channel at ganun din sa tags. Kasi para madali kayong ma-search ng mga subscriber ninyo o yung mga bagong magsasubscribe sa inyo sa inyong mga channel. And remind ko lang guys, sa tags ay pwede nyo dun ilagay yung mga keywords ng inyong mga title ng inyong mga vlogs na i-upload sa YouTube. Pwede nyo siya dun ilagay. Nasa 500 words yan guys. Kung gusto nyo, mas maganda kung mauubos nyo yung 500 words na yon para madaling ma-search yung inyong mga bagong upload na mga video ninyo na papalabas pa lang sa inyong mga channel. And next naman guys ay dito sa advanced settings. So dapat guys yung license natin ay nasa standard YouTube license. And yung category ninyo, so kung ano yung inyong content, dapat yun ang ilagay ninyo. Katulad ko, tutorial ako. So ang nilalagay ko po dito ay education. So din may pagpipilan din po kayo sa language caption kung ano po yung language na nilalagay nyo. So sa atin, Pilipino, so English dapat yung nakalagay dyan guys. And yung sa comments, dapat allow all comments yung i-check nyo guys. And then next, dito naman tayo sa ating community. Dito sa automated filters ninyo, kung meron kayong moderator, pwede nyo siya ditong ilagay. Para pag may bago kayong mga vlog, sila yung magmo-moderator sa inyo para mag-chat doon sa inyong premiere sa live chat. At kung meron kayong mga Nightboat account, ay pwede nyo rin pong ilagay dito para maging moderator para sa inyong channel. And next naman po ay ang pag-customize naman ng inyong mga YouTube channel. So, balik ulit tayo sa dashboard ng inyong mga channel. Then, click nyo po yung customize channel. May makikita kayo ditong layout. So, dito sa layout, dalawa ito. Isang channel trailer at saka featured video. So, dun sa channel trailer, yung pinakaunang-una guys, ay dito nyo ilalagay yung video na gusto nyo makita ng mga hindi pa nakakapag-subscribe sa inyong channel. So, pipili kayo guys ng magandang video para dito ilagay. So, ang gagawin nyo lang para malagyan nyo ng video yung channel trailer ay ikiklik nyo lang po yung tatlong dot dyan sa may gilid. So, dyan po kayo magda-download ng video ninyo na nakalagay na mismo sa inyong channel. So, dun kayo magpipili guys ng mga video nyo na ilalagay nyo dito para makita ng mga hindi pa nakakapag-subscribe ng channel ninyo dito sa YouTube. So, next naman guys, itong featured video. Ito naman guys, yung mga followers ninyo or subscriber ninyo na pag tumingin sa mismong channel ninyo ay makikita naman itong video na to. So, guys, ganun din guys kung pipili ulit kayo ng video ay ikiklik nyo lang yung tatlong dot dyan sa gilid. Then, hahanap kayo ng magandang video na ipapakita nyo sa mga dati nyo ng subscriber na gusto ulit manood ng inyong mga video. Kasi makikita nila to sa mismong channel ninyo guys, sa dashboard ninyo, mag-a-appear yung mga video ninyo na nilagay dito sa channel trailer at saka sa featured video. And next naman yung featured selection. Dito sa featured selection naman guys, ay dito naman makikita yung mga popular upload ninyo na madalas panoode ng mga viewers ninyo. At saka pwede nyo din to guys, gawa ng sarili nyong playlist. Pwede kayong mag-select ng mga video ninyo na ilalagay nyo dito para kapag nakita ito sa dashboard ninyo guys, ay dito sila makakapamili ng mga panunoodin nila. At kung meron din kayong mga playlist sa inyong channel, ay pwede nyo rin dito guys ilagay para madali rin itong makita ng mga di pa nakakapag-subscribe sa inyo na kung ano yung mga video na nakikita at ina-upload nyo sa inyong channel. So, naka-separate din dito guys yung mga short video. So, meron siyang sarili niyang lagayan kung saan yung mga short video ninyo ay magkakasama at pwedeng mapanood ng mga viewers ninyo na hindi pa nakakapag-subscribe sa inyong mga channel.
magandang malagyan nyo tong featured selection, guys, para mas maganda at kaakit-akit yung inyong channel once na may pumunta na hindi pa nakakapag-subscribe sa inyong mga channel. So, makikita nila agad kung ano yung mga video vlogs ninyo na nilalagay nyo sa inyong YouTube channel. And next naman ay ang branding. So, dito sa branding, guys, may tatlo dito na dapat nyong lagyan sa inyong YouTube channel. So, kailangan nyo maglagay dito ng profile pic, YouTube banner, and watermark. Sa profile pic, guys, kailangan dito, guys, ay malinaw yung mga picture ninyo na ilalagay nyo dito. Kahit picture lang na walang logo, kailangan malinaw, guys. Para madali pong malaman ng inyong mga viewers na ito yung channel ninyo at madali kayong makilala. So, dito naman din sa YouTube banner, sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gumawa nito, guys, nagamit lang ang mobile phone, meron ako dito sa aking channel na pwede nyo pong i-guide kung paano siya gamitin. Next naman yung video watermark. So, dito naman sa video watermark, guys, ay kung meron kayong logo na may nakalagay na subscribe or subscribe me now, ay pwede nyo ditong ilagay, guys, para dito pwede na silang mag-automatic subscribe sa inyo pag kinilik yung logo na yan. So, meron kayo dyan pagpipilian, guys. So, ako, pinili ko dito, guys, yung entire video. So, nakalabas na itong logo na to simula na mag-start ako mag-vlog sa aking video channel. So, once na nag-play na yung video ko, guys, ay nakalabas na itong watermark na to. Para in case nagustuhan ako ng viewers ko, ay pwede niya itong i-click and then magsasubscribe na siya sa akin. So, next naman, guys, yung basic info. So, yung basic info, guys, di ko naman ilalagay kung ano yung description ng inyong channel. So, dito sa basic info, guys, dito nyo naman itatype kung ano yung klase ng inyong content para malaman agad ng mga hindi pa nakakapag-subscribe sa inyo or yung mga viewers ninyo kung ano yung nilalaman ng inyong mga channel para makapag-subscribe sila at manood sila ng video ninyo. At kung meron na kayong na-edit or nagawang sarili nyong URL para sa inyong YouTube channel, yung may nakalagay na mismong pangalan na ng channel ninyo, ay pwede nyo rin dito ilagay sa link ng inyong YouTube. At ganun din sa mga social media account ninyo, kung meron kayong Instagram, TikTok, Facebook account, and Twitter, ay pwede nyo rin siyang ilagay dito sa links para kapag nailagay nyo yung link dito, ay mag-a-appear ito dun sa inyong banner. Sa gilid ng banner ninyo, may makikita kayo dun na mga logo ng inyong mga social media account. Pag kinilik nila yon, mag-direct sila dun mismo sa inyong mga social media account. So, dapat, guys, nakalagay na to para madali po kayong mapuntahan ng inyong mga subscriber at pwede silang, at madali rin silang makapag-follow sa inyong mga social media account. So, that's it for today, guys, and I hope may natutunan na naman kayo sa aking tutorial for today. At huwag nyo naman po kalimutan na i-like, subscribe, comment down below and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong tutorial na ilalabas ko sa aking channel. Bye, guys!